kasi kailangan natin maging stricto sa bawat item na ibibigay ng mga bidders, no? So iba-iba ho yung grounds natin. Doon sa dalawa na nagbid, financial ho yung tinignan natin. Ang isa sa grounds doon, hindi natin kayang makita yung propriety ng kanilang sinabit na bid kasi incomplete. May zero, minsan may wala, tapos hindi naka-itemize. Kailangan natin i-itemize yung kada bid para wala hong makita natin yung value for value na purpose doon. Doon sa iba, yung mga grounds naman kung for non-compliance tungkol sa technical documents, kailangan klaruhin ho yan kasi may mga instances na yung pagsabit ng dokumento, walang translation. So hindi natin ma-verify kung ang accuracy ng mga contents noon. So basically, strict interpretation lang ho ng rules ang ginawa ho natin on the appreciation of bid documents, financial bid, saka mga technical documents nila. But in the end, what we would want to do really is that sa sunod na proseso ng bid, educated na ho yung ating mga bidders para pag-submit nila, maayos ho yung pag-submit natin. But I think everybody was welcome the events kasi na-explain ho natin ng maayos eh. Ang intention talaga natin na wala hong magkadayaan doon at hindi ho magkaroon ng disadvantage sa atin sa EFP, DND.